So, ayun, isang mapagpalang araw sa inyo, mga tol. 15 days ng quarantine ngayon. So, sobrang boring na talaga. Wala akong magawa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, naisip ko, gumawa na lang tayo ng duyan para makapagduyan-duyan tayo dyan sa labas. Gumawa tayo ng duyan gamit ang ating mga hindi na ginagamit na mga damit. Gagawin natin duyan to para makapaglibang-libang naman tayo. So, tara, simulan na natin para wala na masyadong kwentuhan. Tapos na natin siyang gupit-gupitin. Next step naman natin, kailangan natin siyang gawing ganito. Kailangan natin magtirintas. So, iisa-isahin natin siya. Sisimulan natin siya sa ganito. Dito natin siya ititirintas at susulapin. So, simulan na natin para mabilis tayo matapos at magamit na natin yung pinapangarap nating duyan. Homemade duyan. So, tara! Go! Nasa bahay ka lang pero kaya mong dumiskarte ng ganito. Ganito lang ginagawa namin dito, mga tol. Para mabilis nating trabaho. Okay ba, mga tol? Swerte nyo naman. Pinapakita ko na sa inyo yung paggawa ko ng duyan. Sobrang gwapo pa nung nagagawa ng duyan, di ba? Napaka-surfing mga tao talaga na makakapanood dito, mga tol. Sobrang palit at ganda. Pag tumulang ito, no? So, ayun na mga tol, tapos na tayo, tapos na natin gawin yung pinakita natin kanina. So, ang last step natin, bubuuhin na natin yung ating gagawin duyan tulad nito para pwede na natin pagtulugan. Paglibang-libangan habang nagsiselfone, ayan o. So, ganito lang yan mga tol. Pakita ko sa inyo para kitang-kita nyo naman yung diskarte. Yan.
Ganyan. Ari ka rito. Para nagahayungan ng lambat. Yun, no? After dalawang araw, natapos na natin yung ginawa natin, mga tol. So, yung dating ganito, yung dating damit na ganito, eto na siya, mga tol. Magagamit na natin siya. Ayan. Dating damit, naging duya na ngayon. So, ang ginawa ko lang, hindi ko na pinakita yung video, pero ito yung tali, lagayan niya ng tali. Hinawakan ko lang yung mga butas-butas dito, pinagsama-sama ko, tapos tinalian ko siya para matibay. Ayan. Ito, doon din galing sa damit to. Pinaikot ko lang siya, tapos tinali ko siya para sobrang tibay niya, para hindi siya malaglag pag tinali natin siya sa puno. Tapos nang hingi na lang ako sa kakilala ko ng ano, nito, para kit na tali, para matibay. Ayan. Ito na siya, mga tol. Finish product natin. So, tara, kabit na natin doon sa puno. Sakto lang. Thank you.
tol, ito na yung ginawa natin na duyan. Tapos na yung pinaghirapan natin ng isang araw at isang gabi. Oy! Pwede na siyang pagtambay-tambayan habang naka-quarantine tayo. At yung sa mga maraming mga damit dyan na hindi na ginagamit, hindi pala natin i-recycle yun, mga tol. Tulad nito, dating damit, naging duyan. So, b-roll natin, b-roll.